So yung mga tukso na nakapaligid sa atin ay hindi yung mga tukso na hindi natin nakakaya. Yun po ay nakakaya po natin alisin, iwasan. Dahil yung Diyos po mismo ang magbibigay ng daan para maiwasan yung mga tukso yun sa ating mga pag-iis na nagagawa. Dinidiis natin yung mga bagay na yun, yun po'y pinapakita. Nakakayanan po natin yung mga dito sa sanlibutan. Dahil po tayo mga, dahil po tayo gusto natin may saktal, hindi lang mga banal na ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya yung mga sanlibutan nga ay talaga po yung po yung nakakasira sa atin. Alam naman po siguro natin yung mga sanlibutan mga gawain. Yung tinutukoy lang po yun yung mga pita ng laman, pita ng pag-isip at saka pride of life, pwede po pong sabihin. Dahil punong-puno po yun ng mga ganong bagay itong sanlibutan ito. Pero makakayanan po natin yung bagay na yun sa patulong ng salita ng ating Diyos. Kaya kung titignan natin, makikita natin yung kaligtasan sa pamagitan ng banal na kasulatan. Dahil pinakita ni Kristo na halimbawa, yun po yung itatatak sa isipan po natin palagi. Kaya nga ginagawa po natin araw ng linggo yung in remembrance of peace, sinabi niya. Yung pag-alala sa Kanya, yung kung nabuhay siya, iisip po natin kung ginagawa po natin yung bagay ng pagkukunyo yun. So doon po sa akin, bibirang po ka na halimbawa kasi mayroong mga tao na hindi magkukunyo yun. Minsan, kaya na nagko-communion na sila dati. Ang lagi mo na ang lagi mo naririnig din, nag-away kami ng asawa ko, pinabagit nila, hindi mo na ako magko-communion ngayon. Hindi kami close ng barkada ko, nag-away kami, hindi mo na ako magko-communion ngayon. Kasi nasa isip nila yung pagko-communion is, pag nakasalanan ka, hindi ka na karapat-dapat mag-communion. Yung pinapakita nila, pero communion po ay nagpapaala. Ninais ni Jesus Cristo na alalahanin po natin siya. Alalahanin po natin yung mga ginawa niya. So po yung mga pitong naipakita ko na kung saan saan po napulutan po talaga ng napulutan po natin ang aral. Yung pitong bagay na akin pong pinakita ngayon na mahalagaan po, the value of knowing the Word of God. Na sinabi po niya na will keep us from sin, it will guide us in our way, will make us more noble, will make us perfect, give us spiritual food, and make us acceptable to God, and make us wise unto salvation. Ito yung pitong bagay na nakita ko po na kung saan talagang kahalagahan ng Biblia. Pero meron yung pong natutunan na kung saan sa mga tao na hindi mismo may kulang o hindi na mag-aaralan ng salita ng Diyos. Nung una at saka hanggang ngayon, ano po yung mangyayari sa mga tao yun? Titignan po natin. Ang sinabi lang po ng Biblia, mga taong hindi na pag-aaralan lubos ang banal na kasulatan, ito po yung mga nangyayari. Sa Old Testament, ganito po yung nangyayari. Hosea chapter 4 verse 6, sinabi niya po, ang aking bayan ay, Hosea chapter 4 verse 6, aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin naman tatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong ilimot ang kautosan ng iyong Diyos. Akin naman kakalimutan ang iyong mga anak. Yung mga saserdote, yung halimbawa lang doon na, yung mga saserdote na nilimot nila ang kautosan, itinakwil nila ang kautosan, at hindi na po nila pinag-aaralan. Ito po yung nangyari, kinalimutan rin po sila ng Diyos. Kinalimutan rin po yun sila ng Diyos. Hindi lang po sila, pati yung magiging anak nila. Yung sa Old Testament po yun. Ngayon naman po sa atin ngayon sa mga nangyayari. And Galatians chapter 1, verse 6 to 9, yung mga tao po, halimbawa ko lang po ito. Sa Galatians chapter 6 to 9, pinapakita po doon na kapag iba po na iba, ibang ebanghelyo po yung narinig natin o natutunan, talaga pati tayo po itatakwil rin. Tatakwil rin po tayo. Kaya talagang pag-aralan natin mismo yung Biblia. Hindi ko na babasahin po yung Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Pinapakita doon po yung mga taga-Galatia kasi meron pong tinuro na ebanghelyo. Pero yung ebanghelyo rin, hindi po rin yung ebanghelyo. Meron pong aral lang na na-twist sa kanilang naibigay. Na tinuro ni Pablo nung una at yung mga pumunta nung meron na pumunta sa kanila is ebanghelyo pa rin, pero iba, may pag-ibang. Maikli lamang ang pinagkaiba nito.
mga liberalan po ang galasyans. Kaya talagang dapat kinakailangan po talaga ng pinag-aaralan po natin ang banalang kasulatan. Yun po yung kahalagan nyo. Para hindi po maging iba yung ating pong natatanggap sa ating buhay. At yung banalang kasulatan rin po kasi ang pag-judge sa atin sa huling araw. Sabi niya John chapter 12:48. Ito po yung panguling ng versikulo na sinasabi sa inyo. John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita na mayroong isang haato sa kanya, ang salita. Ang salita, ang aking sinalita ay siyang sa kanya ay haato sa huling araw. Jesus Christ po yung nasasalita dito. Dala po natin ang salita ng Diyos para tayo haato lang ito sa ating mga ginagawa dito sa sanlibutan ito. Dahil harap po tayo sa upuan ni Kristo para titignan po yung mga nagawa natin sa ibabaw ng lupa. Kaya po yung pitong naibahagi ko po sa inyo, alam ko po, makakapagtulong po talaga yan para maging mabuti po yung buhay natin. Buhay natin bilang isang Kristiyano. Nanaisin natin maging sakdal sa ating buhay. Nanaisin natin maging marangal sa ating buhay. At nanaisin natin maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At nanaisin natin yung kaligtasan at yung pangarap natin lahat. Kailan po yung nais kong ibahagi ko sa inyo. At marami pong salamat ulit sa pakikinig. At muli po. Pamuli na lang po na quote sayings na lagi ko narinig po pala is na nagbigay rin po tatak sa aking isipan. Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Totoo, di po ba? Marami ang mga libro na meron po tayong mapupulutang aral, pero yung banal na kasulatan lamang po yung makapagbabago sa atin. Kaya maraming salamat, mas kindle.